morning mga master. Today, on today's vlog, nandito tayo sa gun store ng isa nating kaibigan dito sa Kalamba. So lalagay na lang natin yung name at saka yung address ng kanyang gun store. Earning bullets, guns and ammo dito sa Crossing Kalamba. So bisita kayo yung mga taga rito or kahit hindi taga rito, pwede nyo silang i-message sa kanilang Facebook page. So lalagay natin yung description. Tapos pasok tayo muna sa kanyang shop and then para makilala natin yung mayari. Tayo sa loob ng Burning Bullet Guns and Ammo. Pakilala muna natin yung owner nito, ang aking kaibigan, mabait na kaibigan na si Luis Pible. Ito tayo, nakakita. Sir Luis, magandang umaga. Morning! Magandang umaga po. Ayan, so salamat ng marami at pinaunlakan mo ako na makabisita dito sa iyong gun store. Thank you rin for for vlogging. Ayan, oo. So, mga nanonood, lalagay na lang natin yung address nila, yung dito sa Kalamba. And then, mamaya po, samahan nyo po kami, i-discuss po natin, itatanong natin kay Sir Luis kung ano yung mga requirements, pagkuha ng baril, yung mga first time gun owners. Diba, Sir Luis, ano pa yung madadagdag mo doon? Tama, educate natin sila sa paggamit ng baril, kung paano bumili ng barel sa mga wala pang barel at dun sa mga meron namang barel, kung ano pa yung pwede nating maituro o maitip sa kanila. Ayan. So, kaya panoorin nyo hanggang dulo. Hanggang dulo, yan. Oh, thank you. Masaya to. Huwag po kayo mag-skip pati ng mga ads. Ayan. So, mga master, abangan nyo po. Yung papakita natin yung mga iba't ibang barel sa kalahat po ng mga kaalaman na isishare sa atin ni Sir Luis. Mamaya po, abangan nyo. Huwag po kayong aalis. Oh, hello ulit mga master. So, nandito na tayo ngayon sa place ni Sir Luis Pible. Papakita natin yung mga koleksyon niya at yung mga binibenta niya mga firearms. Pero bago ang lahat, tatanungin muna natin siya regarding sa kung paano mag-purchase ng firearms so sa mga first time na gustong bumili ng barrel or yung meron na, yung regarding sa renewal, LTAP. Pero bago ang lahat, disclaimer po muna, lahat po ng papakita naming firearms ay lisensyado kasi po siya ay isang gun collector at may-ari po siya ng isang gun store. Kaya lahat po ito is license. So eto na, Sir Luis Pible, magandang hapon. Magandang hapon, ayan. Kuya Patrick. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin dito sa iyong humble na lugar. So ayan. Thank you rin, Kuya Pat. Salamat sa mga viewer mo. Panoorin nyo hanggang dulo, maganda to. Ayan, marami po kayong matututunan. Ayan, so Sir Luis, para dun sa knowledge ng iba, katanungan. Ano po ba ang requirement sa pagkuha ng LTAP? Ayan, kasi number one, ano ba yung LTAP? LTAP is License to Own and Possess Firearms. So meaning, kung gusto mo magkaroon ng firearm, kailangan mo muna kumuha ng lisensya. So ito yon yung License to Own and Possess Firearm. So, pag may LTAP ka na, non-appearance na yung pagbili ng barrel, pag-renew, permit to carry, transfer of ownership, everything, non-appearance na yan. Pero bago magkaroon ng non-appearance, kailangan mo munang mag-appearance sa pagkuha ng LTAP. Mm-hmm. So, nag-a-assist naman kami doon. Pwede nyo kaming i-message para i-assist namin kayo sa pagkuha ng LTAP. Pero mga basic na requirements nito, 2x2 picture, valid ID, at yung pinaka-importante, yung National Police Clearance. Yeah. So, yung National Police Clearance, online lang din to. Okay. So, pwedeng kami rin yung mag-book para sa inyo. Okay. So, may message lang tayo, mag-coordinate tayo sa staff natin. So, kami na rin yung mag-book para pag nag-appearance ka sa krami,
doon mo na rin kukunin yung national police clearance mo. Ayun, so isang punta na lang. Isang punta na lang, half day lang. Correct, so less abala. Less, super less talaga. Yes. The rest nun, after ng half day mo sa krami, lahat ng follow-up, lahat ng mga remedyo or kailangan nating ayusin, lahat yun kami na. Okay. Lahat yun yung gun store na natin. Gun store na. Yung drug test sa Kanyuro, doon na rin yun. Doon na rin. Doon na rin yun. Sabay-sabay na yun. Yes. One-stop shop na yun. One-stop shop. Okay. Mm-hmm. So, yan. Yung mga first time o nagpaplano na bumili ng firearm for the first time, pwede nyo pong kontakin Burning Bullet Guns and Ammo, Luis Pible. Lalagay pa rin natin lagi yung kanilang number. Next question, sir. Yung mga civilian, pwede ba daw bumili ng pistol or mahabang rifle? Pwede ba yan? Kahit na rifle, pwede. Pwede. Kahit na pistol, pwede rin. Basta may LTAP. Basta may LTAP ka. Ah. Basta pumasa ka dito sa pagkuha ng license to own and possess firearms. Oo, so napakaganda nitong LTAF kasi nasasala. Hindi lahat nakakabili ng barrel kasi meron ditong drug test, may neuro. So maganda siya para sa ating lahat. Okay. Siyempre, ayaw naman natin na kung sino-sino lang ang mag-possess ng barrel, di ba? Barrel, so maganda yung programa ng gobyerno na nagkaroon sila nitong LTAF requirements na to. Okay. So yan, talagang na-explain mabuti. Sir Luis. Okay. Sir, nakakuha na po sila ng LTAF. Mm-hmm. Tapos, naka-purchase na sila ng barrel. May mga tanong din na kailangan ba nilang umattend ng gun safety na, ang tawag dito? Seminar. Seminar. Oh, gun safety seminar. Actually, isa sa requirements na pagkuha ng LTAF. Oh. So, meron dong briefing about gun safety seminar. So, ngayon, kung may baril ka na, may LTAF ka na, may baril ka na, I suggest, punta ka sa firing range. Punta ka sa firing range para i-testing yung baril mo, para alamin mo kung paano gamitin yung baril mo. So, in that case, may iwasan din yung pag may birthday yan, tsaka ka magpapaputok. May iwasan din natin yung kung saan ka nagpapaputok ng baril. So, pinaka the best talaga, kung may baril ka, punta ka sa firing range, mag-firing ka. Mag-firing. Sobrang sarap nito. Ayan. So, ayan. So, gun safety. Sir, nag-a-assist din kayo niyan? Lahat yan. Lahat yan. Oh, lahat yan. So, kung may one-stop shop sa Krame, ganun din yung shop natin. One-stop shop. Lahat yan, ayusin natin. Yung Burning Bullet, Gun Sinamo, one-stop shop mula LTAP, lisensya, pagbili ng baril, gun safety, saka pag-testing ng kanilang baril. Yes, oo. Tama. Ayan, so meron tayong, marami po tayong natutunan. Ngayon, ito na yung pinaka masarap na parte, di ba? Papakita natin yung mga binebenta at yung mga koleksyon ni Sir Luis. Yeah. Okay, isa-isayin natin. Okay. O, Sir Luis, ano yung unang, doon tayo magsimula sa maliit. Pinakamaliit. Conceal carry. Ito yung conceal carry weapon, CCW so, kung tawagin. Ganyan siya, kaliit lang. Oh, anong baril yan, sir? Beretta Tomcat 32 caliber. 32 caliber. Double action na 32 caliber. Made in Italy. Kaya maganda to, Beretta. Grabe, ang liit, sa palad lang. Sir Luis, pwede ba natin banggitin kung magkano ang presyo mo nito? Ito, ang price range nito, mga 50,000. 50,000, kasama na lisensya nun. Kasama na lisensya nun. Okay, so yan, Beretta, 50,000. Next, sir. Dito tayo sa Tanfolio Stock 3. Stock 3? Stock 3 yan. So ito, naka-competition ready na to. Okay. Production optics. May ano na siya? Meron na siyang sight. May sight na siya. May optic sight na siya. Pag sinilip mo, sir, meron yan. Red dot. Red dot. Anong naman, caliber to, sir? 9mm. So Tanfolio Stock 3, 9mm. Magkano to, sir? 75,000. So Tanfolio Stock 3 9mm 75,000. Next ano natin yung CZ PO9. CZ PO9. Yung so, ba ano bang ibig sabihin ng CZ para malaman din ng ibang hindi pa nakakaalam. Mahirap banggitin yun eh. Mahirap. Pero yun yung bansa eh. Okay. Czech Republic, parang ganoon. Parang ganoon sa Czech. So Czech galing tong baril na to. So ito yung PO9. Yan. Okay. So production optic din siya. May optics na rin siya. Ito naman yung production optic light. Production optic light. Ito yung production optic heavy. Ito yung production
optic heavy. Heavy, ito yung light. Bakit light, sir? Dahil polymer. 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 So, ito, so magaan. Bakal, ito, polymer. Magaan. 9mm din. 9mm. Ah, okay. Magkano naman po ito, sir? Ah, ito, 59,000 naman to. 59,000. Unit price nito. Unit price, okay. Cizay PO9, 59,000. Mm-hmm. Alright, so next. Ito, Cizay Scorpion Evo. Wow. Napakaganda. Totoo natin. Cizay Scorpion Evo. Evo. Ayan. Ganda to. So, hindi siya maselan sa bala. Tapos, maganda itama. Accurate. Accurate. Oo. Anong caliber to, sir? 9mm din. 9mm. Wow. Ilan po ang magazine capacity? Etong nakakabit sa kanya, 35 rounds. Stock? Stock nito. Aftermarket to. Aftermarket yung stock na. Niya, 20 rounds. Ah, mas maliit. Magkano mas naman po to, sir Luis? Kano nga ba to? 100 plus. Okay. So, yung mga interesado, kontakin nyo po si Burning Bullet. So next natin is, ano yan, sir? Cizay din. Cizay Evo. Same lang nito. Ah, Cizay Evo. Okay. Kulay lang pinag-iba. So, Battleship Gray. Battleship Gray. Ito, gray. FDE, tan. Siya, tan. Parang tan. So, ganun din ang, pero Sir Luis. Ayan, accessories na suppressor. May suppressor siya. Meron din tayong suppressor na binibenta. Binibenta. Mm-hmm. Pwede mo bang sabihin kung magkano? Ah, pwede, oo. Itong suppressor natin, 50,000, lifetime warranty siya. Ah, okay. So, sobrang ganda nitong suppressor na to. Subok na. Okay. So, yan ha, yung warranty niya, lifetime. O, next, the barrel natin is? Ano ba ito? DPMS 556. 556. Yan, folding siya, folding DPMS. 556. Anong ibig sabihin sa nung DPMS? Ano ba yan? Saan ba bansa gagawa yan? US to. US din. US din. So, folding, ano ba yung tawag niya? Folding bat? Folding bat. Folding bat. 556, ang bala niya. Grabe, ang ganda. Sir, magkano naman niya? Ito, 295,000. So, basta lahat ng bibili nyo kay Sir Luis, may lisensya na. Oo, sama na. Sama hindi natin na. Pwedeng ibenta ng walang lisensya. Alright. Hindi natin marirelease. Tama. So, next natin. Naman, shotgun. Shotgun. Semi-auto. Semi-auto na shotgun. Ano ibig sabihin ng semi-auto? Isang kasa na lang? Isang kasa lang, oo. Anong pangalan nito, sir? Akar? Altay. Made Akar, in Turkey. 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 Oh. Ilan ang bala niyan, sir? 5+1. 5+1. So, semi-automatic. Semi-auto. Nasa magkano naman yan, sir? Mga 35,000. 35,000. Reasonable. Ito naman, si MMG. MMG? CMMG. CMMG. 9mm PCC. Panglaro din to. Pang PCC. Ano ibig sabihin nun, sir? Yung PCC? Pistol... carbine competition. Competition, okay. Kaya ano siya. Pero yan, hindi siya folding, sir, no? Hindi. Adjustable lang yung bat niya. Adjustable lang. 9mm din yan, sir. 9mm. So, ito naman, naka-tune na to. Ilalaro na lang. Okay. So, naka-trigger kit na rin siya. Naka-holosan, optics. Optics, okay. Magkano naman yan, Sir Luis? 275. Grabe, ang gaganda ng bahay ni Sir Luis. Ito rin. Yung... Pwede mag-uwi ng isa? Next natin, ano yan? M16, na panlaro. M16? So, 556 din po yan. 556 din to. So, all premium parts to. Lightweight. Kaya, maganda to pang competition. Sir, ano yung haba ng ano niyan, sir? Ito ay 16. 16. Ganda. Nasa magkano yan, Sir Luis? Ito, 350. Alright. M16. Ganda pati ng kulay, sir, nito. Diba, no? Ano yan? Tal original ng kulay yan, sir? Oo. Ganda. Alright. Ito, 9mm. Parang ganito rin. Parang CMMG, pero battle arms to. Battle arms. Yun yung gumawa. Yun ang gumawa. Battle arms. 9mm. 9mm. Naka-tune na din to pang laro. Competition ano na rin, rifle. Competition rifle na rin to. Ganda, Yun. Nasa magkano yan, Sir Luis? 200 plus. 200 plus din. Kasi may mga nilagay na tayong trigger. So, mas magagaang na yun, sir? Yung kalabit niya, magaan. Tapos,
Yung mismong barrel magaan. Magaang na. Oh, kasi carbon na rin yung handguard niya. Okay. Ito same lang, battle arms din to. Ito ba? Okay. Pero ganun na ganun din. Ah, ito parehong-pareho. Parehong-pareho 'yan. Kulay lang din pinag-iba. Pero ito, hindi ko siya sinet up pang laro. Kumbaga, sir, ito kasi, meron din ang tawag dito. Carbon handguard. Carbon handguard. So, yan, hindi pa. Hindi pa. Okay. Pero ganyan din siya kahaba. Yung dulo niya. May shroud na to eh. So dinugsungan yan para maging 14.5 inches para pumasok sa competition. Ah, sa requirement. So requirement ng competition. Sa competition ng rifle, kailangan 14.5. Okay. So yan yun. Pero ito, mga 7 inches lang to. So ito, dinisahin ko naman to pang ano lang, pang carry, ganyan. Oo no? Nga. Na maikse. Saka sir, ito, anong tawag dito sir? Brass catcher. Brass catcher, yung basyo. Basyo. Di ba? Para, ano, kumbaga sayang, pwede i-reload. Tama. Hindi ka na mahirapan mag, mamulot, magpulot-pulot. So, ito yung lineup ng mga barrel ni Sir Luis. Yeah. So mga master, napaka gaganda po ng koleksyon ni Sir Luis. At talagang naka-set up. So pag kailangan nyo, tawag lang po kayo, Burning Bullet Guns and Ammo. Ang kanilang store is nasa Kalamba. Di ba, Kalamba? Tama. So lalagay ko na lang yung kanilang store saka yung waste. Actually, nawi-waste naman. I-type nyo lang po yung Burning Bullet Guns and Ammo. So, yun. So, Sir Luis, maraming pong salamat sa oras na binigay mo sa akin at sa pagtanggap mo sa akin dito sa iyong lugar. Okay. At pagpapakita ng mga napakagaganda mong koleksyon. At ayun. So, ano pang pwede pong sabihin, sir? Ayos. Salamat, Kuya Patrick. Ayun. So, hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo sa aming video content ngayon. Huwag niyo kalimutan, mag-comment, subscribe, like, and share. Thank you very much po. See you soon at until the next vlog.